Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sabihin sa mundo ng social media. Talaga naman hindi na nga nakapagtimpi ang mga general at mga AFP na ito dahil talagang naghanda na nga sila para sa malawakang pagsugod sa loob mismo ng palasyo. Matapos nga nilang malaman ang piyesta sa loob mismo ng palasyo at puro na lang piyesta pala ito ng mga pulburon at mga bangag na tao sa pamumuno nga ni Kuting ng Norte na ito ay hindi nga masikmura ng mga AFP, mga general ang ibinalita nga sa kanila. Matapos nga kasi ang ganitong mga sitwasyon ay talagang wala nang pakisikuting ng Norte sa taong bayan, lalong lalo na sa mga kababayang natin Pinoy na nangangailangan ng tulong dahil mas lalong sinisira ni Kuting ng Norte ang kabuhayan at pangarap ng mga kabataan. Kaya dagdag ng mga general na ito ay tatapusin na namin ang paghihirap ng taong bayan dahil hindi ka nakarapat-rapat pang mamuno sa bansa natin. Dito nga nagulat si Kuting ng Norte at talagang nagtago na lamang at naihi sa kanyang pantalon. Banat nga ng maraming netizen, nasasama nga sila sa adhikain ng mga general at mga AFP na ito. Kung gusto nila nang magkaroon ng malawakang pag-aalsa ay sasamahan ng taong bayan. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin niyo natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. No? NURTURE. Nurturing type of leadership na binibigyan mo siya ng pagkakataon to shine, to become independent, to be confident, to become a leader also like you. So that pagka wala ka na, siya ganun din, magiging astig din, at pagkatapos kung wala siya, ganun din yung mga susunod sa kanya. That's a good thing kasi nai-institutionalize dun sa institution. Hindi yung chief of staff lang ang sikat. Kung chief of staff lang ang sikat, laging nasa limelight, wala yung mga service commander, area commander, pangit yun. Ganun din yung GPNP. Kung sila lang ang sikat-sikat, wala yung iba, pangit yun. Ikaw lang ang bumabangka lagi. Pangit yun. So, that's one reason na pumipigil sa akin. Na pumunta doon, tapos noon, nag-sit down doon, all throughout, tapos nandun. Hindi makakasalita yung mga kasama ko. Ay, laging nakatingin sa akin, laging ako yung may opportunity. Ikaw magsalita, ikaw supremo. Hindi naman ako papapil ng supremo. Hindi naman akong mahilig sa ganun. Kaya pabayaan mo, total confident ako sa sarili ko. Na yung sasabihin ko, sasabihin din naman ni Commander Metran . Ani, nung ibang commander dun . Di ba? So, hiningal ako. So, yun yung bala ko, pupunta lang doon, grace location, para siyempre, protocol, no? Protocol. Magtampo sa akin sila Commander Ray, no? Sila, siya yung unang-una kong siya yung unang-una kong live. Yan, sila. At bilib na bilib ako sa grupo nila. Kasi, in a peaceful way, they try to bring about change para sa kababayan natin, para sa bansa natin. And we support this initiative. Okay. Hindi ba sinabi ko sa inyo sa vlog? People power, pinakamababa, kalsada ka lang. Maghintay ka na, dadaling ka. Punta na tayo dito. Dito na tayo. Isa lang nag-iisip. Isa lang. Isa, dalawa, ilan. Tapos nun, lusog lang sa Malacanang. Lahat, dadaling kayo sa Malacanang. Follow the leader. People power. Yung sumunod doon na mas may participative type of leadership, nurturing type of leadership, nurturing type. Binibigyan mo ng pagkakataon ang kababayan natin na sabihin yung kanilang gusto at sumang-ayon at tapos mag-participate. People's initiative.
a percentage of our society, maraming walang pakialam, pero a percentage of our society who are concerned about the country's future, the future generation of Filipinos, unite together to form a coalition na magde-define kung ano ang dapat gawin. People's Initiative. Meron tayong sinasabi konstitusyon, pwedeng baguhin yung konstitusyon. People's Initiative, isang paraan. Nabubulol na ako, malapit na ako, matake. O, tapos nun, ito, magkaroon ng posisyon, ano ang pwedeng gawin? Meron silang pina-finalize na position paper, dokumento, at ipapadala sa mga kinakaukulan. Hintayin nyo yun sa vlog ni Commander Bukay sa Makabayan Metran TV. Malapit nang ma-monetize. Pleading. Mga kababayan, yung aking 65,000 kayo na follower, ano ba naman? 1,000 lang para ma-monetize yung tao. Para ma-monetize yung tao, dapat dahan-dahan lang magsalita. Tea muna, tea. Init pa. So, para dahan-dahan lang ako, no? Kinakailangan ma-monetize yung tao para sige-sige na. Meron na siyang 4,000 views, mahigit. Okay na yun. Diretso lang nod-nod. Tapos share, no? Like. Huwag niyong kalimutan yung like. Tapos noon, 500 plus na yung kanyang subscriber. So, kulang na lang ng 400 plus. 460. Para 35,000 kayo. Ano ba naman? 65,000 kayo. Ano ba naman na mag-like na kayo doon? Mag-subscribe kayo kay Commander Bukay para mapanood nyo yung napag-usapan. Hindi ako magpo-post tungkol doon. Para si Commander Bukay na ang bahala doon. Excuse me. Okay, di ba? Ang aking ngayon kaya ako nag-post, kaya ako nagla-live kasi gusto kong ma-contain ang pa yung ano ng iba, worry ng iba. Ni wala pa lang makita nakikitang burol, di ba? Wala pang kabaong. Wala pang burol eh. So buhay pa ako. So it so happened, nung araw na yon, since bababa ako, it's gonna be 27, 28, 29 activity, and then yung kapatid ko, 27, 28, may overnight, etc. So magkasabay pa, it's going to be tatlong araw akong mawala dito, baka apat pa. So inisip ko, gawin ko na lahat ng trabaho dito. Ayun, naglaba ako, napaligo yung aso, one time big time, tapos noon lahat, ang dami ng aso yun. Tapos noon, pinadala ko sa vet. Shout out kay Dan Chan, no? Nakita ako, relaxing sa kalsada, dala ko yung aso, bit-bit ko, nakadagdag nga yun. Nakadagdag yun eh, butres sa atake ko, no? De, bit-bit yung aso, mabigat pala, lime. Saan na yun? Rumba. Mabigat eh. So, dumaan sila, nakita ko, nagbabakasyon pala rito, nag-iikot sila. Niyayaya ako magkape. Sabi ko, hindi pwede, tsaka na lang. Busy schedule ko, ang daming kong gagawin. Bababa pa ako, sabi ko ganun. Tsaka na lang. Nag-usap kami mga good na mga 20 minutes, ganun. Kamustahan, tungkol dun sa kayo, JC. Tapos nanong ko, kumusta na yung mga kaibigan, yung mga ganun ba? Tapos nung kwentuhan, I was happy. Baka kaya, Dan, natake ako, natuwa ako, nakita kita eh, no? Natuwa ako, nakakita ako ng sikat na vlogger, ano? Sikat na vlogger, nakakita. Marie, no? Marie ba yan, ano? Marie? Sorry, ha? Sino isa pa na hindi nyo kasama yung isa? Anyway, so hindi ko kayo masyado na, no? Pero alam nyo, yung pagkausap ng ganong katagal, ang bigat-bigat ng mga aso, umaano na pala, tumatakbo na yung metro, no? So hindi ako nakasakay kagad ng taxi noon. Actually, wala nga masakyan eh, lakad pa ako. Tapos noon, naglakad pa ako dire-diretso pa, tapos noon, by the time nakasakay ako, umuulan.
So mahirap yung kung ano, no? And then, pagdating ko sa vet, hinihingal ako. Sabi ko, ba, bakit ako hinihingal? Parang di tama yun, ha? O, yun. Nagre-reflag na ako, eh. Tapos noon, nakalimutan ko yung payong doon sa vet. Galing ako doon, bumaba ako ng stairs. Dalawang ano yun, dalawang floor, no? Tapos noon, ay, yung payong, nakalimutan ko. Pumanik ulit ako. Oh, hingal ulit ako. Pagkababa ko, walang masakyan. Traffic, eh. Ulan, lakas, eh. Tapos noon, nagdakad ulit ako, papunta doon sa ano naman. Sa... somewhere. And then, may... nakasakay na ako. May time nakasakay na ako. Hindi na maganda yung pagkakas. Pagdating ko sa bahay, sa ano, hingal-hingal na. Uy, ano ba kayo? Hindi naman kayo mag-cooperate, eh. Ikaw, culprit, eh. Ikaw, ito. Ito yung loko-loko, eh. Laki-laki. 2 months. Laki-laki. 2 buwan. 2 buwan. Sige, kunin mo lahat ng ano, ng bad vibes. Kunin mo lahat. Oh, atakin ako. Buti, ikaw na lang atakin. Maglang ako. Huwag naman. Ibabalik ko. So, ganun yung ano, yung kwento. I'm not of the... I'm not yet off the hook, no? So, I'm still recuperating. Okay, so, kwento ko yung ano, blow by blow. Tapos noon, pagdating sa bahay, may mga ginawa pa, pagod ako lalo. Tapos noon, nung ano, nag-take na ako ng ano, ng gamot, bago, sabi ko, ano, pakitake nga yung ano ko, yung BP ko. Na 157 plus lang, eh. Over 90, mga ganun lang, eh. Pero sabi ko, mataas yan para sa akin. Normal ko, 120-80, eh. So, take ulit ako ng ano, ng BP after 10 minutes. Tapos 137 over ek-ek. Hindi ko naman maalala. Tapos ayun, biglang kain na muna kami. Sabi ko, gutom na ako. Kain muna, after ng gutom, kahit normal ako, 120 over 80 na. Sabi ko, mabigat yung ito, mabigat. Nagagalaw ko, pero mabigat, eh, mabigat. Hindi tama, eh. So sabi ko, kahit normal na yung ano ko, punta tayo sa hospital, kuha ako ng ano, ng advice. Ng hospital advice, no? Doctor's advice. Ayun, opinion, doctor's opinion. Kaysa na kayo, ha? Sabog pa yung utak ko, eh. Sabog pa. Ayun. Nandun kami ng ano, eh. Alas 11 ba yun? Alas 11. Tapos, in-ECG ako, dinextrose ako. Sabi, ano daw, hydration. Sabi ko, inom na lang ang tubig. I-hydrate nyo pa ako. Sabi ko, hydration. Di, inin mo ako 8 tubig, 8 baso ng tubig. Mahydrate na ako nun. Hindi, sir, mas maganda diretso, intravenous. So, sige, okay, bahala kayo. Then, in-ECG ako. Tapos nun, doon ko nakilala si Ana. Kaya ako natuwa ako kay Ana kasi pumayag siya na, sir, napakulupit ng iba ninyong mga comment, no? Yung iba nagko-comment. Ilan ba na-interview mo? Punta yung hanip yung mga comment na yan, ano? Napakawalang ka, ano? Kita yung inaatake sa puso yung tao, gago, mga comment naman yun. Grabe. Sarap batukan. Napaka... kaya nga naisip-isip ko, minsan, it's not worth dying for, eh, no? Kasi, puto mga taong bayan, mga kababayan natin, wala namang pakialam, no? Hindi naman pupunta sa kalsada, pero kung makademand, grabe. O, ilan pa na interview mo? Eh, pasalamat nga kayo, eh, in-interview ko si Ane. Eh, nang yan. Kasi nakita ko, imbis na ako lang yung nakaka-experience nun, I might as well share the experience. So that kung may mapulot kayo na magandang aral, ay pakinabangan nyo. Diba? Ayun na naman. Nagagalit na naman ako, eh. So, pinagbawal na sa akin doktor mag-vlog, eh. So, imagine yun. Ilan ba na-interview mo? Ano implication? Ano yung sinasabi?
Kasi nagsasalita ka na ganyan, nagko-conclude ka, isa lang na interview mo, hindi mo na interview lahat. Gago ba kayo, interview ko lahat yun isa-isa? Gagong mga utak yan meron kayo. Are you not happy na kahit papano may isang tao doon willing to go on record na magpa-interview, wag ko lang sabihin yung totoong pangalan, this guy, etc., and share the kwento na hindi siya nawawalan ng pag-asa. Yun yung ano doon. At regardless kung sinong presidente, wala silang pakialam sa laylayan. Wala. Yun yung message. Wala silang pakialam. Kung sino ang may, kung kay Duterte yan, kay Marcos yan. Kung ang perception nila, si Marcos ang nagbigay niyan. So be it, ang sa kanila, ay nakikinabang sila. Yun lang yun. Kaya nga ang punto, why do you expect people na masa na pupunta sa kalsada, tapos ang feeling nila, eh nakikinabang sila sa gobyerno. Oh, bakit sila magrarally? Yun yung punto. Hindi yung panay utak rally. Kaya ako sineshare yun. Rally tayo. Liwas ang Bonifacio. Oh, people power tayo. Oh. Eh yung kita nyo nga yung kagaya ni Anne. Yung kagaya ni Ana. Oh. Naghihingalo siya. Sorry, Ana. Hello. Maray salamat, Ana. Naghihingalo yung tao. May mga problema. May anak siya, 3 taon. Tapos ganyan yung condition niya. Paano niya malagaan? Paano niya mapaparal yung anak niya? Yung asawa niya, nagda-dialysis na. 4 na beses, 3 beses sa isang linggo. At nagpapasalamat siya sa gobyerno. Whichever na gobyerno, basta gobyerno. Regardless kung sino naging presidente. Yun yung intindihin nyo, mga kababayan. Ay, nako. Ang utak ng ibang Pilipino kasi, utak ewan. Nakakaya kayo. Puta na. Nahirap na hirap yung tao doon. Tapos nun eh. Papasukan pa ng politika. Wala yung politik eh. Ayaw nga. Sinabi na nga niya, ayaw niya ng politik eh. Ayaw niya pag-usapan niya. Kahit tinore ko eh. Yan lahat yan, malasakit na yan. Eh, Duterte pa yan. Oh. Eh, sabi niya, kahit sino nga daw, wala siyang ano eh. Basta ang mahalaga, nakakatulong sa kanya yung libre. Kasi kung walang ganun, saan siya pupulutin? Di ba? Ngayon, kung credit grabber yung isang gobyerno, edi dun yung ano inyo, hindi itong ana. Yun yung ano lang doon, ano. Okay. Oh, isa nang kumawala. Kaya ko sineshare yun. Ngayon, yung mga taong iba, kung makaano kayo, huwag na lang kayong manood. Didiktahan nyo pa ako kung dapat marami ko in-interview. Gago, nakaswero nga ako eh. Inatake nga ako, gago talaga. Baka matake ako, sabi ni Mrs. Okay, sabi mo eh. So, yung MRI ako, yung MRI, inabot naman kami ng sandamakal na. Natapos yung MRI, nagsimula alauna, natapos 1:27, no? Mabait ako, hindi ako gumalaw. Dadasal lang ako nung nasa loob ako ng ano, nakapikit lang ako ng todo. Tapos nung na God's intervention yung ano, nangyari sa akin na pinasok ako doon, na-meet ko si Ana, nakita ko yung what can happen to me and then yung everything. Marami ko natutunan sa nung gabi na yon. Kasi it could have been fatal. Imagine yung bigla kang ano, ikaw nagtuloy-tuloy. Wala na kayong supremo, wala nang Pinoy survivor, Pinoy dead, no? Pinoy survivor. Wala na Pinoy survivor. But the thing is, kinukompine na ako. So, sabi ko, ayoko makompine. Pirma na lang, sabi yung ganun. O, di pirma. Pinapirmahan ako. O. Kinukompine ako. Observed daw ako ng 1 linggo. Kung mag-ano pa, mag-grabe-grabe pa yan. Kasi alam nila, kailangan ko ng stent, no? Kailangan ko angioplasty, kailangan ng stent. Kung ilan, 3 siguro yon, no?
Mahulaan ko yun. Problema ng doktor yun. Kung ano, basta kailangan ko muna angioplasty. Sabi ko, wala akong perang ganyan. Wala akong perang panggastos sa ganyan. Anytime daw, pwede akong matsugi. Okay lang, matagal na akong dapat tsugi. 22 years old pa lang ako, dapat tsugi na ako. So, madali sa amin kasi ng mga ex-military, no? Mga veterano. We have come eyeball to eyeball with death, so we know naman eh. So, pagkakunin ka, kunin ka. Ganun lang, kasimple. Okay. Pero wag yung, ayoko yung mga attitude ng mga iba nating kapwa Pilipino na luko-luko pa sira ulo. Tapos, pumunta ka sa kalsada. Ba't wala ka sa ano, sa rally? Wala ka sa rally. Panay ka salita lang. Gago! Panay ka salita lang. May karamdaman nga, nag-iingat, nag-iingat. Para sa inyo rin, nag-iingat. Pwede naman ako mag-ingat ng talagang todo-todo. Huwag na ako mag-ano eh, mag-vlog eh. Kaya nga lang, kailangan nyo eh. Okay, so, ano pa ang kwento? So, discharge ako. Pagka-discharge ko, nag-decide ako, gaya ng sinasabi ko sa vlog, pag nainis ako, hindi na ako attend sa dalawa. Hindi na ako attend dun sa kala-captain na Ray, dun sa ano, sa conference, bahala na si Commander Bukay at yung mga kasama, mga astig naman lahat yun eh. Panay mga ano, nandun pa yung mista ako na isa, oh, si Kaloy Kita, oh. Okay lang mga, maraming mga ano dun. So, hindi, yung kawalan ko, hindi ganun ka problema. Yun nga eh, nurturing eh, yung sinasabi ko sa inyo eh. Tumap. Kahit wala yung tao na isa, mas tumapang dapat kayo. Kasi alam niyo, solid. Solid kayo. Yung ganun ba? At saka alam niyo naman yung posisyon ko. Di ba? Patay kung patay. Ilan tayong gustong mamatay? Kung 20 million na tao tayo, Pilipino, 30 million, 50 million, sige, mag-ubusan tayo. Pakita. Hindi yung ganun lang. Di ba? So malalaman. Meanwhile, kaya ako, isa pang reason na mag-vlog, masabi ko na para hindi ko makalimutan, sabi ko, gawa tayo listahan ng suspect o ng ano, ng mga corrupt. Gusto ko lang magkaroon tayo listahan ba? May tumawad pa nga, 300, wag na, 400 na lang, no? Kahit ilan yung abutin ng listahan na lang, gawa kayo listahan. One will collate, no? Moderator, kayo mag-collate, ayaw mag-collate eh. Basta sa akin, gusto ko kailangan, may listahan tayo, may reason kayong paniwalaan na isa yung gago na yan, na politiko, corrupt, may ebidensya. Kasi later on, yung people's initiative na yan, kung poporma yan, papasok yan, people's initiative, in-explain ko na yan sa previous blogs, ano? Bago ka umabot doon sa people's revolution na iniiwasan natin lahat, doon tayo sa People's Initiative. Kasi power ng taong bayan, Constitution. Yung Constitution, tayo lang talaga nagbigay ng buhay dyan. Sipin nyo yun. Yung gobyerno, sumusunod sa Constitution, dapat. Pagka hindi sinusunod yung Constitution, nagagalit ang taong bayan. Doon papasok yung People's Initiative. Ang natuklasan pa lang ng tao dati ay People Power 1 and 2, EDSA. Pero meron pang mas mataas na form na pinapakita yung kapangyarihan ng taong bayan. People's Initiative. Hindi pwede na yung gobyerno ang magdidikta sa taong bayan. Tandaan niyo yun. Hindi pwede na isang tao, presidente, down the line, didiktahan ang taong bayan. Hindi pwede. Tanginang yan, sorry, ina niyan, binoto lang siya, 31 million. Inaprubahan siya na mailagay dyan. Tapos mag-aasta siya na ang kala mo, siya lahat ang may power, tarantado. Hiniram lang niya yung power sa taong bayan. Ganun tayo ka-powerful. Gusto niya mag-declare ng martial law, hiniram lang niya yung power sa taong bayan. Pinahiram lang natin by voting for him in one election na at kinonfirm ng COMELEC na ikaw ang panalo, hindi natin alam kung may daya pa o whatever. Basta ikaw ang panalo, nag-counting, ikaw na ang presidente. Sumumpa ka, I will uphold the Constitution. Tapos, lahat ng power with the president. Commander-in-chief, hawak mo lahat, di ba?
And you have the power to declare war. You have the power to declare martial law. Saan galing yung power na yan? Taong bayan. Kaya people of the Philippines, alamin nyo yung power natin. No? Huwag kayong magpapaloko sa mga animal na yan. Huwag kayong magpapaloko. Mga ano yan eh. Mga walang kwentang tao yan. Niloloko lang taong bayan eh. Tapos bibili ng pera. And then yung ano yan? Yung pasahan. Yung pinapasa. Ano ba yung pinapasa sa kamay? Yung nakaganyan, di ba? Pinapasa sa presidente. Harap-harapan. So brazen. Ano yun? Pin daw? Pin o droga? No? So, eh ba't ibubulsa? Ang tama doon dapat ibinigay sa sa PSG, no? Coast Guard. Sabugi utak ko. Bigay sa PSG. Tsaka yung PSG, bakit tinahayaan nyo may magkakamay na ganun tap, may papasa, and then may binulsa ang presidente? Utsan, pasikreto. Kaya nga, mali yun. Suspect na yun na may maling ginagawa. O, nasaan yung PNP? Nasaan yung NBI? Ba't din yung imbestigahan? Presidente kasi. You owe it to the Filipino people. AFP, ano yan? Kasi kakaganyan ninyo, itutuloy ko yung aking advice sa Chief of Staff AFP, no? Chief PNP, sa lahat ng general ng AFP tsaka PNP, sa lahat ng general tsaka sa lahat ng mga officers and men, AFP, PNP, at sa lahat na retired, no? Maging PMAR ka o hindi, at pati o kung OCS ka, direct commission o integrate or yung reserve. Tsaka mga sundalo natin, mga retirado. Mag-advise ako sa inyo. At least masabi ko sa vlog, no? Mag-advise ako sa inyo. Nakakatawa pa naman ako eh. Sabi lang sa akin, huwag magpapakapagod. Kaya ayaw ko mapagod. Sabi ko, pwede pa bang mag-sex? joke lang. Baka mata kayo ko bigla. Joke lang. Di ba, okay daw yung yung sex, okay daw eh. Exercise daw yun sa puso. Huwag ka lang inom ng Viagra. Sabi, baka mamatay ka. Mamatay ka. Sabi, hindi pa naman kailangan, Dok. Hindi pa naman kailangan. joke lang ah. Papasaya ako kasi buhay pa ako eh. So, yun yung kwento. Tapusin ko yung kwento. Tapos noon, nag-decide na ako, huwag na pupunta. Pero sinabi ko kay Mrs. Bukas, pagkagising ko, pagkapiling ko, bibili pa tayo ng gamot eh. Kasi nakawi kami, alas 4 na eh, na madaling araw. So, pagod na, sabi ko, tulog lang. And then, we'll decide, sabi ko. Ganun ako eh. Decide tayo, pagkabibili tayo ng gamot sa Mercury, decide ako kung from there, tuloy na tayo, baba na tayo. Eh, may gamot naman eh. Sabi yung ganun. Isang oras lang yung biyahe. Pwede na yan, sabi ko. Reunion tayo. Kaso pagdating doon, pinakita sa picture yung mga pagkain ba? Panay-panay pang-atake sa puso yung pagkain eh. May limango, mga ganun ba? May mga baboy, no? Ayoko, baka mamatay pa lang. Huling kain na yun, no? So, tsaka siyempre, magkakanta-kantaan kayo, ang pagod, puyat, etc. Baka matuluyan ako. So, inisip ko, huwag na lang. Sige, huwag na lang. Buti na yan. So, hello, sorry mga kapatid, ha? Mga ganun ba? And then, nag-decide sila na sila pumunta dito sa akin, sa Baguio. Magkita kami sa amin. Sabi ko, sige, go, SM. Sabi ko ganun. Kasi ang iniisip ko nun, what if kung magtuloy-tuloy itong kondisyon ko, matsugi ako bigla, and then, na-miss out yung opportunity. Or kunyari, isa sa mga kapatid ko, matsugi, ma-miss out na naman yung opportunity. So, kayo, mga Pilipino, kung meron kayong chance na makipag-bonding sa pamilya, o kaya sa mga mahal nyo sa buhay, pera lang yung makabit. yung makabit, bigay nyo na sa akin yung makabit nyo. Mga politiko. Joke, baka ma-rolling pin ako, no? Mamagahito.
Bakit namamagayin pisngi mo? Nasampal eh. Pero di ba rin, pantay naman. Pantay naman oh, parehas. Si Raul. So yun yung ano, para ako wala sakit ano. So sabi ko, sige, punta tayo. Kaya yun, yung una kong isang vlog na after a while, pinakita ko yung aso, sagap ng hangin. And then, after that, yung kumain kami. Yung reunion. Yun na yun. So, may mga picture pa nga eh, na nakapost na sa FB eh. Alam mo naman si Mrs. eh, popost niya na mahilig eh. Na, tingnan, hanapin ko nga. Ano ba yun? Kaya nga ano eh, basahin ko na muna. Habang naghahanap ako, basahin ko muna ang... O, nasaan ako to, Miguel? Kay CDO, Jonathan, ano? Magandang gabi. Kai! Good evening po, magandang gabi. Kai, ikaw ba eh, ano? Moderator? O, atas moderator. Kai, moderator ka na, ha? O, okay. O, moderator na si Kai. Christian! Cristobal! Hello, Christian! Good PM. Sir, mabuhay po kayo. Oy, buhay pa ako. Buhay pa. Masamanda mo talaga ako. Ganun mga musang eh. Masamanda mo. Jean Silverio, blessed evening po, sir. Dado, magandang gabi. Jean, tsaka Christian. Diyos Dado, Bagtas. Good evening, Commander Dado, watching from Cavite. Kay, pagagaling po kayo. Maraming salamat. Nagpapagaling, nagpapalakas kasi mayroon pang gera eh. No? Na mayroon pang gera. Okay pa. I can still command. Kaya nga, ayun, imagine. Go tayo listahan. Comment kayo from now hanggang sa mga susunod, no? Comment. Sino yung ano? Pwede, magagawa ko ng listahan dun sa community natin, ano? Ng Pinoy Survivor. Oh, tapos lista kayo ng lista lang doon para iad ko ng iad yung ano doon sa community survey, no? Okay. Doon ko gagawin. Lista lang ng lista kung sino yung sa tingin nyo.